for the pahinga at relaxation. Masahe at hilot ang solusyon. Iwas init ulo na, iwas high blood pa. At ang tila secret ingredient daw, tugo. Masakit at baka magkasugat-sugat. Ito ang pangamba noong unang masubukan ni Ustad ang tinatawag na blood cupping. Unang beses ko itong subukan, natakot po ako dahil susugatan ka at lalabasan ka ng dugo. Pero nang may sagawa na namin po, alhamdulillah, ay parang kagat lang ng langgam. Nawawala yung mga marurumi mong dugo. Pagkatapos, after 1 week, mawala na po yung scratch sa likod mo. 2004 pa lang, suki na si Ustad ng blood cupping. Mainam daw kasi ito sa kanyang katawan at pakiramdam. Maraming nakita kami na pagbabago at lunas ng karamdaman. Dahil itong ginagawa namin ito ay since 2004 pa po. At every month po, pinaka mababa na isang beses. 15 taon na ang nakalipas ng una niya raw itong masubukan sa Saudi. Dati po ay lagi ang sumasakit yung ano ko, yung balakang ko, likod, tapos itong batok ko. So nang magsagawa ko ng hijama, alhamdulillah ay nawawala po yun. 3 araw lang ang nakalipas, napansin daw niya agad ang ginhawa. Ito po ay pinakamainam at mabisang panggagamot. Ito yung tatanggalan ka ng dugo, ng mga maruruming dugo, maialis sa katawan mo at yung dugo mag-circulate po ito ulit. Ayon sa Philippine Academy of Acupuncture Incorporated President na si Dr. Webster Lim, isang mabisang alternatibo raw ito sa paglilinis ng ating dugo. Ang blood ventosa or tinatawag po nating wet cupping ay isang mabisang paraan upang mapalitan ang dugo natin sa katawan at mailabas ang mga toxins or na-accumulate na dumi sa ating dugo. Ang blood cupping therapy ay isang forma ng alternative medicine para ma-relieve ang muscle tension sa ating katawan. Samot-sari din daw ang benepisyo nito. Ang hijama ay isang practice sa Islam na ang ibig sabihin ay suction sa salitang Arabic. Isa po itong paraan ng detoxification o yung pagtatanggal ng toxin sa ating dugo. Pero ang practice na ito pwede raw kahit kanino. Kakasaka ba, kapuso? Pwede po ito i-practice po kahit non-Islamic practitioner po as long as you follow the proper paglinis, pag-disinfect ng katawan. At alam nyo po yung steps po kung paano po ito gawin po. Isa po itong form of treatment in the other countries, ang tawag po nila dito is al-hijama. Pinapractice po yan sa mga Middle Eastern countries po. Pero dahil may kasamang dugo ang paraan nito, taas kilay daw ang iba noong una. Ang sabi nila baka masakit daw. Actually, when they are performing that one, nandoon na sila, nagpa-process na kami sa mga procedure, ay hindi pala masakit, masarap pala yung pakiramdam. Wala pa naman kaming nai-encounter na complaint, alhamdulillah. Being a practitioner of Hijama Center for Health. Bago sumabak sa blood cupping treatment, inaabisuhan muna ang mga kliyente na huwag kumain. Dapat ang isang client ay maliligo, mag-cleansing. Before 3 hours, hindi na po tayo pwedeng kumain. Mas mainam din if they are prepared, uminom sila ng calamansi juice or lemon juice. Sa blood cupping, sadyang ginagawa ang hiwa sa katawan upang lumabas ang dugo. Tsaka ito papatungan ng glass cups o vacuum cups. Ang benepisyo po niya sa katawan natin ay unang-una matatanggal po ang mga dumi at bara sa ating katawan sa pamamagitan ng paglalabas ng mga maduduming dugo at gaganda ang sirkulasyon nito. Tinutulungan din nito ang katawan na maglinis ng ating mga ugat kung saan nandun po yung mga madudumi nating dugo. At pag nalinis po ito, ang ating katawan gagawa po siya ng bagong dugo para mas gumanda po yung sirkulasyon sa katawan po.
Tinutulungan din daw nito ang ating katawan na maglinis ng mga ugat kung nasaan ang maruruming dugo. Maduguman ang laman, minabalik-balikan daw ito ni Ustad. Una muna, lalagyan ng massage oil ang bahagi ng katawan para iwas sakit kapag inilagay na ang glass cups. Cupping tayo. Maglalagay na tayo ng point. Yan talaga yung first na point. Sinisimulan ito sa dry cupping ng 5 minuto. Pagkatapos ito na raw ang literal na madugo, ang wet cupping. Yan, tapos na tayo ng incision. Lumalabas na po yung mga dugo. Pero ang mga dugo lumalabas na yan, mga toxin, mga bad blood po yan. Ang paghihijama po ay hindi deep in to the skin ang pag-incision, which is doon lang talaga sa part na sa upper layer talaga ng skin. Hindi po siya parang masusugatan ka. From 1 to 10, yung rate ng iba is only 2. Mag-expect po tayo na talagang sadya tayong magpapahiwa. Usually, ang hiwa naman po natin is between 0.1 to 0.2 centimeter lang po. Mababaw lang po siya. So, expected po na meron siyang markings. Pinatatagal ang wet cupping ng 5 minuto. Relax mo na, sir, no? Check. Meron, okay na? Ang sarap ng pakiramdam. Medyo na anuhan ko, magaan yung likod ko. Pakiramdam dahil unti-unti na lumalabas yung maruming dugo. Parang kagat lang ng langgam. Ngayon, alisin na natin yung dugo. Mga bad blood po, ha? Last procedure natin and ng hijab pagkatapos natin sa ana. Maglagay tayo ng oil para madaling makilin yung sugat. Kung balak nyo pong gumawa nito, pinaka-importante, open-minded tayo sa ganitong klaseng treatment. Pangalawa, siguraduhin yung katawan natin ay medyo malusog in terms of sapat ang dugo natin sa katawan. Kinakailangan din na ipahinga ang katawan ng isang buong araw matapos ito. Ina-advise natin after magpa-blood ventosa or wet cupping, iwasan mo na maligo for 24 hours. Iwasan din mag-ensayo ng mabigat dahil magpapawis. Inom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang mga gulay. Do your research, siguraduhin na ang pupuntahan nyo po ay bihasa sa ganitong mga klaseng procedures po. Alam pong ginagawa. Pagsusubok po kayo sa araw na ito, make sure na hindi po kayo nahihilo or nanghihina po. Pag gumagawa po ng treatment, keep an open mind and please do feel relaxed po. Sa bigat ng trabaho ng ating mga pinagdaraanan, deserve natin ang anumang makapagpapagaan ng pakiramdam. Basta siguraduhin profesional ang gagawa para ligtas ito at makapaghatid ng ginhawa.